isang judge ata sa nakaraan sa Miss Universe last Sunday na sinabi na parang niluto daw, parang niluto nga daw ang Philippines kasi parang nasa ang pagkakalam daw niya, nasa top 5 talaga ang Philippines eh. And we are very, very proud of Michelle Marquez D for representing the country in the best way she could. Napakagaling ng bata, in fairness to her. I just don't like the gown. Kumusta ang balita kay Miss Azeneth Briones? Oo, si Azeneth kasi more than a week ko na ito nababalitaan that si Azeneth Briones, the former mucha na Pilipinas turned actress na kaibigan natin, si Miss Azeneth Briones, ay missing pa rin to this day. At balita ay napakaraming magulo, masalimuot. Dalawa sa mga pinagpipitaga ng artista ng ating ng pelikulang Pilipino. At malapit sa puso ko talaga ito. And couple, very ideal couple. Miss Glidel Mercado and of course, Tonton Gutierrez. Show this to my lawyer. Wow. You know, yes, wow. Of course. Thank you for the 24,000 subscribers that we have right now. Salamat. Still counting. Still counting. Oh, 24,001. Patuloy po kayo magpapasalamat sa inyo na nanonood at naniniwala sa amin. At patuloy namin kayong bibigyan ng mga iba-ibang klase mga episodes. Kagaya ng episode na mangyayari ngayon na eh. Yes, special ito ha. Very special. Kasi syempre may guest tayo mamaya. Dalawang malapit sa puso natin ha. Nako, mamaya kwento natin. Mag-uusap-usap kami. Magkakaalaman ko sino nagregalo ng kotse na yun. Sa lahat ng mga nanood sa amin sa last episode namin, sa aming live na pag-usapan natin na yung Miss You, Miss Universe na nangyari. At ngayon naman ay may mga bagong mga naglalabasan pang mga issue. Yes. But just the same, hang in there dahil isang magandang episode ang ihahandog namin sa inyo dito lang sa OOTD! Oras ng opinion, talakayan at diskusyon. Hindi mananalo ang Miss Universe pero pang Miss Universe ang kanyang puso at ang kanyang utak. Nanay Jobert Sokal dito. Siyempre, sa nakarang buhay ko yata para akong isang judge o isang winner na napatalsik. Hindi ko maintindihan. No? Pero siyempre, kasama ko ang aking anak ng si Direk Jobs Manansala na magbabalanse at maghihimay-himay na lahat ng mga issues dito sa ating program. Thank you, anak. Salamat ako, Nay. Diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Sige, balita muna natin itong yung update doon na sa isang may isang judge yata sa nakaraan sa Miss Universe last Sunday na sinabi na parang niluto daw, parang niluto nga daw ang Philippines kasi parang nasa ang pagkakalam daw niya, nasa top 5 talaga ang Philippines eh. Pero alamin natin kwentong yan siguro sa mga sunod pang episodes natin. Pero sabi ko nga, basta the winners are all deserving and we are very, very proud of Michelle Marquez D for representing the country in the best way she could. Napakagaling ng bata, in fairness to her. I just don't like the gown. Patuloy natin sasabihin na yun na maiba-iba ang mata, iba-iba ang taste, iba-iba ang opinion. At itong OOTD na to ay sasabihin lang natin kung ano opinion at hindi namin sasabihin tama ang opinion namin. We just share mata niyo. We'll just share ours. And your opinion is also very, very special to us, okay? Sa oras na ito, Nay, pag-uusapan natin, ano pong kumusta ang balita kay Miss Azeneth Briones? Oo, si Azeneth kasi more than a week ko na ito nababalitaan that si Azeneth Briones, the former mucha na Pilipinas turned actress na kaibigan natin, si Miss Azeneth Briones, ay missing pa rin to this day. At balita ay napakaraming magulo, masalimuot. May unang lumabas sa balita that she was abducted by 4 men sa bahay nito sa San Pablo, Laguna. Because doon siya nakatira. At saka may bahay rin siya rito sa May Parañaque. I don't know kung saan siya na-abduct. Parang doon yata sa Laguna. Ito ay lumabas sa panawagan ng kaibigan din nating actress na si Miss Isabel Rivas, who is very close to Azeneth, na nananawagan sa mga kinaukulan na napaka mahanap si Miss Azeneth na matagal na missing. So may dalawang theories. May iba nagsabi na inabduct ng 4 na kalalakihan na hindi natin alam kung sino. Kumbaga parang lumalabas sa outsiders. Pero may another theory na lumalabas na ito ay pinarihab di umano ng kanyang 4 na anak, no? For some reason. I don't know lang the real story. Pero may man nakapagbulong sa akin that it has something to do with pera. Usaping pera. Usaping pera.
na di umano si Miss Azinit ay, di ba, naalala mo ang kanyang husband, si El Rey Reyes, yung, na, yung medyo yung paralyzed na yung si El Rey, eh, na nasunog sa Resorts World. Oh. Di ba, nasunog Resorts World, isa yun sa mga naging, naging biktima ng sunog, namatay si El Rey. Tapos si El Rey comes from a prominent clan in San Pablo, Laguna, na may iniwan daw na mana kay Azinit, parang quarry. May kanayaman niya, yeah, na binago ng buhay niya. Kasi maliban sa malaking farm na iniregalo niya kaya sa kanyang asawa, ay meron siyang quarry doon na kumikita yata ng at the very least, ha, 5 million pesos wow. a month. Every month yan. So ngayon, ang kanyang mga anak daw, di umano ha, ito ay nakarating na sa akin balita. Ang mga anak daw niya ay nagsasuggest o nagre-request na paghati-hatian na itong whatever na yaman o mana na pag-aari nila ng kanyang pamilya. Kasi sa Azinit na naman, single mom na yan. So sabi na Azinit daw, hindi pa pwede. Kasi nga, buhay pa siya. Kapag buhay pa siya, after all, hindi naman sila pinababayaan. Parang ganyan. So I don't know what happened next. Kasi ang sabi ng isang source ko, ay pina-close account ni Azinit ang isang kanyang bangko because one of the children ay nag-withdraw, kasi joint account yata sila ng isang, sa isang account ito ng isang anak niya. Di umano ay nag-withdraw ang 4 million pesos na hindi alam ni Azinit. Kaya ang ginawa ni Azinit daw ay pina-closed account. So ayon pa rin sa source na nakausap ko, ay talagang mga anak niya ang nagbitbit sa kanya at dinala siya sa rehab. So, sa gitna ng gusot na ito at sa gitna ng pag-worry na lahat ng mga malalapit kay Azinit, no, including us, of course, no, siyempre hindi kami mapalagay hanggat hindi nagsasalita in the open sa Azinit that she is okay. Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoong istorya at kung nasaan talaga siya, because knowing sa kadaldalan ni Azinit, di ba, alam mo naman si Azinit is very jolly at makwento yun, hindi yung papayag na mag-worry mga friends siya. Lalabas yun, sabihin na, hey, I'm okay, don't worry about me, I'm in Bangkok, I'm in Europe, I'm in the moon, alam mo yun. Pero ngayon, wala kang narinig na kahit ano. Quiet talaga lahat. So, iba fears na nag-fear iba na baka wala na siya. May nagsabi naman na parang nababaliw na siya, nasa rehab siya. Pero di ba, pwede ba yun? Halimbawa ako ang may-ari ng rehab o I work for the rehab without necessarily saying kung ano kung saan yung rehab at saka kung anong location niya. Pwede ba siya magsabi na, opo, andito sa amin si Ms. Azinit para lang makampante ng mga tao that she's alive? Depende na sa pamilya kung anong pinag-usapan ng ospital o kung ano man na sinasabi na institution na yan. Pero kung sakali mapagalaman in the end sa ayon sa investigasyon that there is something anomalous sa pangyayari with the children at Azinit, may pananagutan ba yung hospital? Will they be accessory to this? Hindi talaga isa eh. Meron kumbaga may pamilya na kamag-anak na pumirma na etong problema ng so may waivers na sila na pumirma. No? Kasi yun nga eh, kasi unang-una, sabi nga ni Isabel Rivas sa kanyang post, ay una, Azinit is not an addict. She's not even an alcoholic. Kung pumupunta man, sabi naman isang friend namin na nakikita siya sa mga casino, kung pumupunta man si Azinit doon, yes, she may play some slots once in a while. Pero ang talagang purpose na doon is para negosyo doon sa kanya eh. Nag-aabang ng mga sanla. Di ba may mga financiers na ganyan? Nag-aabang ng mga sanla sa mga friends niya. Kasi syempre, sayang interest para bang income generating yan for her eh. Ngayon, so, hindi ko lang talaga storya, no? Hindi ko na kinalakihan si Ms. Azinit Briones, no? Napanood ko lang si Ms. Azinit kay Morley doon in interview. As interview niya, Pero hindi ko naman talaga. Pero itong kwento na to, parang hindi normal, no, sa pamilyang Pilipino, no? Yung kulturang meron tayo, kung perang pinag-uusapan at may mangyayaring ganito sa pinakamamahal mong ina, parang ang sakit-sakit yata. May ganun pa rin pala, no, sa Pilipinas, ano? Kasi alam mo, pag pera talaga, I don't know. I cannot imagine lang. Siguro what more kung halimbawa ayala sila, kung sila yung mga pangilinan, kung sila yung mga pamilya nila Trump, baka nagpatakyan na yan. Diyos ko, eto, kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang pinagagalingan. Kuwari pa lang yan, darling. Diyos ko, 5 million a month pa lang, mapapatayan na kayo. Sana hindi totoo ha, kung totoo ang theory about the children, nalulungkot ako. Kapag nanay niyo yan. Ang kultura natin mga Pilipino, pag nanay-nanay yan. Nanay is nanay. Lalo na tayong dalawa, makananay tayo. Oo, kita mo, hindi naman tayo papatayan. Diba?
Hindi, yun na. Totoo yung mga kaibigan. Basta pagtungkol na sa mga mag-iina, alam mo, tungkol sa pamilya, alam mo, totoo naman yan. Kasi even in the past, even in movies, we see mga disputes, no, ng mga pamilya dahil sa yaman, dahil sa ganito. Pero we're talking about 10,000 hectares of lands. Pero we're not talking about 1.5 hectares na para bang, huy, kadesperaduhan naman ito. Okay, kumikita. Bakit hindi? Total, binibigyan naman yata sila ng kanilang fair share every month. Eh. Yun ang pagkakaalam ko, ha, sa kwento sa akin. Pero I hope it's not true. I hope it's not true. Pero hanggat hindi nagsusurface si Ms. Azinit Briones, ay hindi po kami talaga mapalagay. She's so good. Itong programa natin na, you know, pwede na manawagan or pwede na lang ma-open natin itong program natin na kung saan, kung nasaan man si Ms. Azinit Briones. Dali, hindi maganda. No? Yung pakiramdam na hindi mo alam kung nasaan yung tao minamahal. And we are appealing to the authorities, di ba? Na tulungan nyo naman ng pamilya, na tulungan nyo kami. Kasi malapit sa amin sa Zenith at kasama namin sa industrial. Baka pwede nyo malukit. Madali lang, Diyos ko, ang litang Pilipinas. Diyos ko, kung nahanap yung ibang mga kriminal doon sa mga Interpol nyo sa abroad dito, Diyos ko, sa Laguna lang yan, oh. Hanapin nyo naman, tulungan nyo naman kami. Sa Zenith is a is a celebrity, is a human being. Alam mo, tulungan natin. Tulungan natin. Kasi may nagsasabi, mga anak daw nakausap na nasa rehab daw. Eh kung ang mga anak, halimbawa lang, totoo ang issue ng anak ang kanyang kalaban, siyempre, i-deny nila yun. I-deny nila. So, gagawa sila ng story na kung saan ay ma-ialpas nila yung kanyang sarili. Yeah, liligtas nila sa sarili. Okay? Basta ha, please, we are praying that Azinet is in good hands at okay siya. At sana ay maayos nila kung ano mga problema meron sila. Kung meron nga ang problema sa pamilya, kasi, Diyos ko tayo, life is very temporary. Hindi mo magdadala sa hukay natin yun. No? Anong yaman meron ka man. At saka si Azinit, mabait yun. Napaka-generous nun, no? Diyos ko. Masayang kasama yung maingay yun eh. Kung ang totoong nangyayari, kung nakakalagayan ng ating kaibigan na si Ms. Azinit Briones, ay pinagdadasal namin at patuloy kami magdadasal na sana ay she's safe. Yes, he's safe. Yeah. Okay, sa aming pagbabalik mga kaibigan, ipapakilala natin ating dalawang very, very special guests. Dalawa sa mga pinagpipitagan ng artista ng ating ng pelikulang Pilipino. At malapit sa puso ko talaga ito. Very ideal couple. Miss Glidel Mercado, right? Of course, Taunton the Chariot. Thank you. Nag-bleed sa akin. Then, maraming salamat sa napagandang introduction niyo sa amin. Tsaka magandang oras po sa lahat ng mga viewers ng OOTD. And syempre sa inyo, Nani Jobber and Direct Shops. Ayun, just ko, naalala, just ko bago natin pag-usapan ito po sa pelikula ng Unspoken Letters, siyempre, pag-usapan mo natin yung mga kahapon. Ito, kanina. Ito yung kahapon lang. Kahapon, ha? Huwag mo nang lagay yung taon. Hindi. Actually, dekada na itong mga ito. Talking about more than two decades. Three decades. Basta mga bata pa tayo. Bata pa tayo. Some pounds ago. Yes. Ako din na may mesmerization pa rin nung kabataan ko talaga. Napapanood ko na sila. Taon na si Mr. Taunton Gutierrez na napakagaling na artista, matinee idol. At ang gwapo, no? Hanggang ngayon, gwapo pa rin. Tapos nung dumating sa pelikula na si Ms. Glidel na sa pag-arte pa lang. And who would know na silang magiging celebrity couple hanggang ngayon at matatag pa rin. At pinagpipitaganan mo na sa kanilang relasyon na meron. Sa larangan nila. At saka larangan nila. Hindi ka ba kasi ito, we go along way, way back eh. Kasi bata pa to, I think he was just 17, mga panahon na yun. 17, 18. Less. Or even low, less. Less. Mas bata ka pa. Hindi pa ako artisa. Hindi ka pa artisa that pa, time. When did you start ba sa movies? Ilan taon? I was probably 17. Earlier that time. Mga years before that. Hindi naman super years before. Just ko, ano to doon? Siguro mga 15. Oo, kasi tapos na-meet ko si Taunton tsaka ang grupo, mga grupo yung sila, sila Jin San Juan. Sino po? Marami kayo. Marami. Mga, sila JD. Mga baguets. Siyempre, ang lola mo, di ba? West Avenue. Sa West Avenue. Chuklit ang lola mo, di ba? Siyempre, may crush ako sa grupo nila. Bagkada siya. Pero una mo nakilala si Jin. Si Jin una ko nakilala. Na-introduce ka lang sa akin. Okay, si Mahi na. So, matin ako ng mga parties nila. Gate crush ako doon. Iyayain nila ako magpag-inuman. Tapos doon kami nakatira sa tapat ng Rembrandt Hotel. Yung Josephine's Apartel. Na Diyos ko, ang hirap-hirap ng tubig. Ano una yung movie, sir?
First movie was Sana'y Wala Nang Wakas. Oh, with Sharon Cuneta. With Sharon Cuneta. Oh. Dina Bonnevie, wow. Sherry Hill. Agad yung una mong movie, no? Oh, sobra. It was napakalaking pelikula kagad. Siyempre, pamilya po kayo ng mga artista. No? Yeah. Pinangarap nyo nung bata. Alam mo na mga artista. Hindi. Iba eh. Hindi ko akala na mag-artista ka to. It was never in my wildest dream talaga. Pero nagmo-model ka that time, right? Yes. Commercial model. Commercial, tapos may ramp modeling. Nag-close up ka? Nag-close up. Close up models before. Wow. Pag close up model nun, talagang guwapo. Guwapo talaga. Pero you weren't spoiled. In fairness, no, to your mom? No. Hindi siya spoiled. They used to live sa West nga. Mm-hmm. Tapos yung, alam ko, binilan siya ng mami niya ng kotse. Kanina pa lang pinagtatalunan ito eh. When she was 16 yata. Binilan siya ng kotse. At dinaanan niya ako. Pinagyayabang niya doon sa may morator. Pinagyayabang niya. Ako sumakay una yata ang pasahero niya sa kotse niya. Yan. Baka niloko lang kita na kotse ko yun na binigay sa akin. Pero na kotse ng nanay ko ata. Hindi, second ano na regalo sa'yo, sabi mo, para bang birthday. Baka niloko nga lang kita. Kasi, hindi mo lang binigyan ng nanay ko. So, yung kotse mo, ikaw bumili. Ako bumili nung kotse ko. So, probably, baka kotse ng nanay ko yun na sinabi ko, binigay sa akin. Chusera. Baka gano'n. Chusera ka pala. Ine-etsos lang kita noon. Nag-etsos ka naman. Baka ni Chusera. So, ito naalala mo pa yung una mong acting sa ano. Nagustuhan mo agad ang pag-ate? O nahirapan ka ba? Frankly, nung unang pelikula, Sana'y Wala Nang Wakas. Second film was with Dina Bonnevie. The third movie was with Sharon again. Yung mga yun, noong time na yun, actually, hindi ko alam kung paano ko naitawid. Yung ibig sabihin, hindi ko alam kung paano ko nakaarte. Dumaan lang sa utak ko, parang, tama kaya ba yung ginagawa ko? Pero parang tama naman. Tama naman. Andito naman ako, di ba? Sabi, director ka nun. Sa kalapang office. Na-confirm ko lang na parang, okay, mukhang meron naman after my, sanang tatago ang pag-ibig. Which I won the award. Doon ko na-confirm sa sarili ko na parang, pwede naman pala. Marunong naman pala akong ano. Akala mo lang gano'n, hindi mo alam that you were so good. Even when you were starting. I don't know, up to now naman, ganun pa rin naman ako. I still have doubts in my mind. Bilang artista talaga, kapag dumating na yung kayabangan mo, mukhang hindi ka na aangat pa. Kasi pag sinabi mong magaling ka na. I don't know, but yun ang feeling ko lang. Up to now, na... Sabagay, you're very humble naman. Ang ganda yan eh. Ako talagang nararamdaman ko ngayon. Si Miss Glyde. Si Glyde. Started with That's Entertainment. Yeah. Oo, naalala ko si Glyde. Beautiful girl sa That's Entertainment. Pero, di ba? Si Flor de Lisa daw. Flor de Lisa. Sanchez. Yung real name ko yun. Inuuna kong pangalan sa That's. Tapos paano ka nag-crossover after sa That's, iba puro kayo makantahan? Acting, may That's acting kami noon. That's modeling, meron pa kami noon. Tapos, paano ako nag-crossover sa movies? Oo, na sa movies na at paano pagpalit ng pangalan? How was it? Okay. Kasi nung time na yun, nung first ko sa That's, kunyari, mayroon kasing That's Discovery that time. So, nakilala namin si Tita Annabelle. Yeah, siya yung first manager ko. Tapos, so kunyari, ang ginawa niya is parang kunyari, Discovery ako ni Rufa. Okay. So, pinakanta ako ng live dun sa That's. Monday, Monday good pa si Rufa noon. Tapos after a week, pasok na ako sa That's. So, isipin mo, parang may connection na time. Oo nga, no? Looking back, no, isipin mo, may connection na, no? Kumbaga, paano kayo nag-meet ni Tonto? Wala na ako sa That's nun eh, alam ko. Wala na. After That's kasi, kinuha ko ni Mama Marivic Nieto sa Viva. Yes. So, Viva. Ano unang movie niyo po talaga na pumatok at nakilala? Actually, ang unang movie ko, before ako mag-Viva, nasa That's Papa, is Lieutenant Madaran sa Regal Films kay Edo Manzano. As Flor de Lisa. As Flor de Lisa Sanchez Papa. Tapos after noon, nagkaroon ng feud yung mom ko tsaka si Tita Annabelle. So, wala akong manager.
si Daddy Wowie. Daddy Wowie. Yung naging manager ko. Na hanggang ngayon. Yeah, siya yung nagpalit ng pangalan ko na Glidel Mercado. Ngayon si Nanay Lolit na. Si Nanay Lolit yung manager. Yeah, kasi si Daddy, parang nag, nung time na yun, bago kami ikasal, parang naglaylo siya, nag-photography, yes, siya. So yun, hindi muna siya nag-handle ng mga artista. So yun, si Nanay Lolit, nung naging kami, parang package, kinuha na rin ako ni Nanay Lolit. Paano siya manlipal? Eh, ganito nangyari. Kasi nagkasama kami sa... Tiga, magsabi ka ng totoo. Tapos sabi ko, maniwala kayo sa akin. Hindi kasi ganito. Del Piero, yung soap na yun. That's after Ikbulaga at Agadvine. Tapos, hindi ko akalain na siya pa yung leading man ko. Eh, nung time na yun, fresh pa yung away ng mami ko. Siya kanigita Annabelle. Tapos, parang, ano sabi si Tita Annabelle? Huwag mong liligawan niya. Sinirahan niya ba yun? Sinirahan niya. Hindi ko nang maalala eh. Sinabi mo sa akin yun na, uy, nung una sinabi sa akin, nung press ko, parang sabi niya, hindi ko nang maalala eh. Huwag niligawan niya na. Tapos, edi, ako naman that time, wala naman sa akin kasi ako, baguhan lang ako noon. So, hindi ko alam na siya pa yung magiging leading man ko noon. Tapos napapansin ko, talagang totoo to, babe, ha? Nako, huwag ka magsinungaling. So, mga ilang buwan na kami nagtitaping. May dispute pwede, ha? Sige. May side niya, may side ko, ha? Magka-eksena kami. Alam mo ito ng mga staff, ha? Magka-eksena kami. Tapos nakakasampung take na kami dun sa eksena namin. So, sabi ko, iniisip ko, ayaw kaya niya akong ka-eksena? Parang hindi niya kaya ako gustong ka-eksena. Bakit hindi niya masabi yung mga dialogue niya? Tapos may nagsabi sa akin isang parang taga-production na, kung titingin ka ng Gregory, parang humihin ka. Hindi, kasi sasabihin ko yung side ko. Ah. Sige, sabihin mo mamaya. Parang sabi niya na parang, isiglay, sabi ko, uy, ayaw ba ako ka-exenet nito? Kasi bakit lagi siya nagkakamali, nakakasampung take na kami. Matutuloy lang yung eksena kapag binago yung look, yung blocking namin na direct. Kasi parang ang eksena is magkatapat kami, magtititigan, sinasabi kami, so, hindi makompleto yun. Ang ginawa ni Derek, iniba yung blocking. Pinatalikod ako sa kanya. Natapos yung eksena. Tapos after that, sabi ko sa PA, bakit ganyan? Sabi, kasi po may crush po siya si Tonton. Kaya parang hindi, parang na... Hindi siya makapag-concentrate. Hindi siya makapagsalita kapag nadidistract siya pag your side of the story. Ito yun. Ano yung dispute? Ito yun. Baka mag-nosebleed kasi ako nagsisimaling ka. Hindi, mga kaibigan, nung panahon na yun, may ginagawa akong pelikula. Alam mo yun, di ba yung meron akong movie sa Tagaytay with... Hindi na Sharon yun. Hindi. Ano na to? Kay Tita Mids. Na okay. Pelikula. Aramina. Noong time na yun, parang wala akong driver noon. Pagudpud kayo. No. Tagaytay lang. Tagaytay ba? Yun yung minsan na-late ako, di ba? Na-late ka. Na-late ako, tapos talagang hindi ako makapag-ano dahil... Sobrang wala akong tulog, wala akong driver. I had to drive from Tagaytay all the way to Manila. Na iniisip ko, late na ako. Anong oras ako pinakawalan ni Derek? Mga alas 5. Eh, call time namin was 7. So ano yung ano mo? Ano yung business mo? kaya hindi ko makapag-ano nun, makapag-dialog. Ilang taping this time? Sobrang pagod ako. Oo, oh, eh, marami. Hindi lang yung araw na yun. Hindi lang yung araw na yun. Hindi lang yung araw na yun. Hindi. So, hindi. Nabibigyan ako sa... So, may crush na. May crush nga. Hindi naman crush. Nagaganda lang ako sa mata niya. Ito mo naman yung mata niya. Tingnan mo. Hanggang ngayon, tingnan mo. Tingnan mo yung kulay. Natural eyes niya. Hindi mo. Ang mukhang aso. Natural color. Yeah. Ang ganda naman ito. Maganda yung mata niya. Tsaka features ni Glidel. So, habang nagka-eksena kayo, tinititigan mo siya, nawawala ka. Nawawala ako. Nawawala talaga. Parang ito na yata yung ma'am, ito na yata yung babaeng mamahalin ko ang buong buhay. May ganun na ba? Wala pa naman. parang mabait siya. Parang flowers. Parang... Hindi. Marigado. Hindi. Ayang mag-date. What was your first impression? First impression? Hindi ko type kasi before magkaroon ng showbiz na boyfriend. So, wala. Wala lang. So, paano biglang nagbago? Nang nalaman, hindi, nalaman ko na may crush. So, nitignan ko siya. May tsura naman pala. Pero kung tsere, sabi ko, naku, kasi taan, baka magalit sa akin. Kaya, sabi ko, parang hindi pwede. Tapos yun, biglang, parang,
mabait naman siya. Tapos si Ami, kasama si Ami Austrian, yes, sinabi rin sa akin ni Ami, nako, crush ka nito, ganyan-ganyan. Yes. Baka mamaya sinabi rin niya sa'yo, sabi sa akin ni Ami na, nako, Ton, baka naman isa lang yun sa mga fling-fling mo, na eh, may crush mo lang na gusto mong i-fling, ganyan. No, but during that time, I was also, ilang taon na ako noon, I was about 27 or 28, ganun. So, I was thinking to myself, sabi, it's about time that I should marry, look for someone that I could, you know, marry, or, you know, I would want to settle down and have my own family. So, yung mga panahon na yun, yung talagang tamang panahon na nag-iisip na ako. It was the right time. Yes. Until, So, parang sabi ko, pwede na to. Wow! Wow! Sabi ko, tinitignan ko talaga. Pwede na to. Tapos, parang naglaban, kaya hindi ako mapag-ganis. Pwede na siguro to. And you're blessed with two children. Ah, yes. Nung, gusto ko lang malaman, nung nanliligaw na siya, hinayaan mo siya, kasi sabi ko, ayaw mo ng showbiz eh. Pero paano yung, ba't nagbago bigla at binigyan mo siya ng chance na makilala siya? Kasi ito si Ton, inaya niya ako mag-date. Pero okay, group date ang ginawa namin. So kasama sila kami, Austria, tsaka ibang friends pa namin. Then nag-out of town kami. Tapos parang doon ko naman nakita na hindi siya showbiz. Kasi talagang ever since hindi ako showbiz na tao. So, hindi siya showbiz pala. Hindi pala lahat ng tao na showbiz is parang showbiz yung ugali. So, iba siya. So, parang yun, nung nakilala ko yung ugali niya, nagustuhan ko. Sabi ko, mabait naman pala siya. So, sabi ko, try ko lang. So, yun. Pero, I'm sure it crossed your mind. Kasi, syempre, Gutierrez, yun na. Inanda ko yung sarili ko sa gano'n. Kung anong, sabi ko nga sa kanya, parang, sa flyover pa ata yun. Naman, sinagot ko ta. Flyover ng Magdaluyong. Hindi! Ortigas! Kasi bigla ka nag-aya na sabi niya, umalis kami sa group date namin, sabi niya, mag-withdraw daw siya sa ATM. Samahan ko daw siya. Yun pala doon siya magtatapat. Masasabi na kung kami na ba or hindi. So nasa coach kami, alam ko nasa flyover tayo ng something noon eh. Tapos nabi ko, sige, try natin. So, yun, parang February 28 yun. 1998, tanda ako pa yun. Wow, day. Galing. 25 galing years. Galing mo rin mga etches, yeah, ano? Kesyo mag-withdraw 18. Hindi, yeah, nag-withdraw naman talaga. Planado ba yun? Planado ba yun na, dito na ako matatapos? Siguro para masolo niya ako. Kasi, kasi wala kaming solo. Group kasi kami group lagi. Kami. Group. It came so natural na, dito na ako magtatapat sa flyover. hindi magtatapat, tinanong ko. Because it was never like, yung talagang ligaw, yung dinan. It was like, parang more or less pakiramdaman, yung parang may MU or may ganun. So, parang validation lang na parang, what's happening between the two of us. So, what's the score? What's the score, parang ganun. Nung finally, na-try niya na, nakikita na kayo, lalong umusbong na yung pagmamahalan ng dalawa. Wait lang. Oh, sorry. What did you tell her? Oh, sige, sige. Paano, yung, alam mo yung, kasi yung marine app, na paano kayo sinagot? Tsaka yung paano mo siya sinagot? Anong sinabi? Anong pick-up line mo doon? So yung drive, di ba? Nag-drive. So sabi ko, parang, so, ano na tayo? Parang, anong status natin? Oh, anong status natin? And then, sabi ko naman, ikaw, sabi ko sa kanya, ikaw, ano bang gusto mo? Tapos tinanong niya ako, parang sabi mo sa akin, ano, tayo na ba? Sabi ko, parang nahiya pa ako, sige, try natin. Try natin. Uh-oh. Mga ka-OOTD, nag-umpisa na sa, na. Sige. Try na. Oh, ang ganda. It's a cute love story na kasi mga bagets. Ang gaan na yung umpisa nila. No? Kuminsan talaga yung pagmamahalan na nauuwi sa kasalan at sa panghabang buhay. Maaring sa simpleng try lang natin. No? Oh my God, nobody asked me that. Diyos ko, malaman lang nagkatanong. Sabi na, para masagot ko naman, try natin.
Anyway, you were always saying something kanina. No, yung pagkatapos ng pagmamahalan na yun, no? You work together pa rin? Or... Mm-hmm. Yeah. Diretso pa rin yung taping namin. We had a movie together, yung mga ganun. Naalala nyo pa yung pinakamalalang away ninyo? Of course, it's normal. During jowa pa lang. Nung magjowa pa lang kami, dumating kami siyempre, lahat naman ng magjowa, nag-aaway, di ba? So, hindi ko lang matandaan kung ano yung pinag-awayan na. One time lang yun. Nag-break kami. One time nag-break kami. Pero, walang nakaalam sa show, kasi nag-break kami. Talagang, uso pa lang yung mga pocket bell. Yeah. Pocket bell beeper, gano'n. So, ibang gamit ko, may gamit akong iniwan sa bahay niya sa New Manila before. Tapos parang, yung driver niya, one time, ay naku, grabe na yak ako nito, naiinis ako, mag-break kami. Akala ko, sabi ko, eh syempre mahal ko na siya, di ba? Tapos, dumating yung driver niya sa bahay ko, dala mga gamit ko, pinasoli niya. So, umiyak ako nung umiyak. Tapos, di tagtago ako sa room kasi mami ko makikita ako nung umiiyak ako. So, kinuha ko yung mga gamit, ganyan sa driver. Tapos, nabaro sa kanya ng driver, na si Ma'am po, iyak na iyak. Tapos nag-page siya sa akin na kung pwede rin kaming mag-usap. So sa loob lang ko lang, pinagbigay-bigay, pinasoli-soli yung mga gamit, so mag-usap tayo. So sabi yung ng driver ko, sobrang puti na lang finart yun. Alam mo? Sinungaling siya. Yun ang sinabi niya. Sabi, iyak na iyak. Naniwala ka naman. Sabi ko, baka magpakamatay. Kasi mukhang kapal mo, babe. Baka, ano ko pa yun. Oh, shit. Teka, I'm going good. Ang feeling ko talaga. Yun, sabi. Tapos, nagpunta siya sa bahay ko. Pero, lumabas kami, doon kami sa part ng village. Kasi ayaw ko. Magkano katagal yun yung break? Sandali lang yun? Two days? Hindi, weeks. Weeks yun. Mga 2 weeks. Ano ka ba? Tonto lang yung naalala. Ano ka ba? Kasi nagtitaping pa tayo ng Del Tiero. Remember, si Direk, may eksena tayo. Napapalabasin tayo. Doon tayo magagaling sa room na. Room na to. Lalabas tayo. Diba? Ang tagal namin naghihintay. Sabi, bakit ang tagal? Yung pala, may mga lapel kami. Iniintay nila kung mag-uusap kami. Kaya ang tagal na... Kasi alam nila magkaaway kami. Alam nila magkaaway kami. Yung pala, hindi kami nag-uusap. Sabi ko, Direk, ano ba nangyayari? Ano pong iniintay natin? Take na po tayo. Take na. Saka kami nag-take. Ilang minutes kami nag-iintay sa isang room. Kami dalawa lang. Nag-iintay na lang may makasagot. Actually, parang pinag-uusap kami. Oo. Pero bakit pinahatid mo yung mga gamit niya? Anong umasok sa isip mo? Hiwalay mo na talaga siya? Baka singilin pa sa akin. Sobra. Baka sabihin, hindi na binalik yung mga gamit. May gamit ako. Hindi pinapalik ko, di ba? Pag ganun, di ba, parang... Nagparamdam lang yun. Nagpakipot lang na lalaking pagpakipot. Yung pag minsan kasi, pag meron tayong mga gamit na gamit ng jowa natin na mahal natin, tapos inaway tayo, ibabalik ko ito para maramdaman ko, makita ko. Para mapansin. Walang ganun intention. No. The intention was, baka she wants it back. Ayoko nung sabihin na bakit hindi binalik or whatever or you know. So, pinabalik ko lang. Ayun, mabuti naman klaro kasi pwede rin kasi na kasi parang naramdaman mo na parang hindi na nagko-communicate, parang didiretso to ha. Kaya papadala ko to para maalala, mapansin na, uy, meron pala kayo unfinished business, no? Mm. Finally, something like that too, no? Nag-usap na kayo. Ano yung naging settlement or ano naging... I don't remember. Nagkasundo tayo noon. Na kasi petty quarrel lang yung nangyari, petty thing, hindi ko talaga matanda ako ano yung pinag-awayan natin, basta napaka-simple na lumaki. So yun, nagyakapan kami sa part talaga. sa part ng village part, namin. Tapos madilim daw, so nagyakapan kami, tapos umiyak lang ako nung umiyak, tapos parang understood na hindi na kami masyado nag-usap, na nag-sorry na lang kami sa isa't isa. At tumuloy na to sa kasalan? Hindi pa. Kasi ilang years pa ang dumating. Six years pa kami. Na engaged bago kami nagpakasal. Tapos hindi ko alam kung paano nangyari yung kasal. Paano ba yun? Alam ko, wala ka may... Wala ka tandaan. Kasi, no. Kasi,
it wasn't a traditional na lulod, will you marry me, or ma-proposal. Hindi yung, hindi ito. Nagpunta kami sa isang nagpaano ako sa special ko, place. Sa kwarto lang yan. Sa kwarto lang niya. Tapos, lumabas si Ton, kasama niya yung PA niya sa may labas ng room niya. Sabi ko, may parang, baka may secrets ng babae, baka may pinag-uusapan sila. Tapos maya-maya, inakit ako si ano yung PA si Cardine na parang nakatingin science na kagano. Sabi ko, nausok lalo akong kinabahan. Tapos maya-maya si Ton pumasok, tapos tahimik. Tapos may dalang box na maliit. Ayun na. Nakatayo lang kami. Sabi ko, babe, bakit? May sabihin ka ba? Tapos biglang binuksan niya yung box, sinuot niya sa akin yung ring, tapos sabi niya, will you marry me? Iyon ba yun? Oo, yun yun. Nakatayo lang tayo sa room mo. Ton, bayad ba yung ring? Bayad naman. Bayad naman yun. Sa Mumbai. And the answer was automatically yes. Of course. Yeah, kasi we were somehow living in... Not... Kasi before kami magpakasal, parang one year kami nag-live-in. Live-in. So parang ika-sixth year namin yun. Parang pero hindi naman yung live-in. Kasi umuwi pa rin ako sa bahay. Umuwi ka pa rin eh. Yung nga lang yung mga pinasoli niyang gamit, nalikulit sa mga. Ang pinatang love story na yan. Nakakatuwa, no? Diba, casual, we can talk about it kasi it's something refreshing. Ganda. Mga ka-OOTD, nakita niyo, no? May mga story talaga sa buhay natin na mga nagmamahalan na maghihiwalay muna, mag-aaway muna, pero doon mo makikita ang kahalagahan ng tao kapag nag-break for a while. At sa kanila, it only happened once. At to this day, from the time that they got married and had children, I will ako nabalitaan that child problems, the marital problems. Maybe magaling na kayo magdala o magtago kasi Glidel is, di ba, nuwala ka, behind a man's success is always a woman. Mm-hmm. Like this one, kasi si Glidel mag-alaga. Was it talaga sinadya mo? Kasi there was a time that you almost had your career sa backseat. Hindi ka talaga na masyadong nagtrabaho. Sinadya mo talaga yun? Hindi naman. Talagang sigurong nagpahinga lang ako ng time. At nag-alaga ng pamilya ng mga bata. May dalawa na po kayong anak ngayon. Two daughters. Ilan taon na? Yung eldest is 19, tapos yung youngest is 11. 12. Magto-12 na yung 26. To November 26? Yes. Oh, death anniversary na mami ko yun. Diyos ko, at least hindi ko makakalimutan birthday ng bukso mo. Alam niyo po, ano, sa mata po namin, like halimbawa ako, siyempre, sorry, Gutierrez kasi pag Gutierrez, parang, merong bang paniniwala sa pagkataon ng tao na stigma or kung ano man ang tawag doon, no? Pero hanggang ngayon na nalalaalam ko na kayo pa rin. I mean, it's an inspiring thing for us. Na oo, maaaring i-judge ka ng tao na etong impression namin sa'yo. Pero it doesn't mean na yung impression na yun ay yun talaga ang tao. At binago mo yun, Sir Jipal. May tanong lang ako, casual lang ito ha. Kasi curious na ako kasi mga probinsya kasi namin. Ang normal kasi standard pag hindi celebrities. At kapag sumusweldo ang lalaki, ni-intrega ang sweldo sa asawa. Ganun ka rin ba ito? Hindi kami yung ganung type ng couple. So kung yung work niya, kinikita niya sa kanya, tapos yung kinikita ko sa akin, pero yung mga bills naman, siya nagbabayad. Yung mga responsibilities ng lalaki. Ginagampanan mo. Kasi diba, cute-cute, imagine mo, no, sa probinsya, diba, yung mga ordinary family, siyempre matataba yung lalaki, pag-uwin, intrigue sa mga. Kasi kahit kayo parang career-oriented, may mga karera kayong sarili. Then, saka mayroon kaming parents, like ako, sinusuportan kay mami ko, saka kuya ko. Ayoko namang kunin sa parent nito yun. Gusto ko sa kinikita ko. Mabuti na paka ganda utak mo, yung iba yun, kukunin, lagi pinag-aawayan yan eh. Actually, malaking factor yung pera. Wala kaming naging problema sa pera. Hindi namin napag-aawayan. Not even once. Marami po kasi sa mga couples ngayon, mga artista ang pareho, no? Kalahati siguro ay nag-iwalay na. Yung kalahati sa mga artista ang pareho na nagkasama. Ang nandiyan ka rin. Sa tingin niyo po, ano po yung bagay na meron kayo na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin yung pag-iibigan ninyo nagra-regate po sa pakiramdam namin? Simple lang naman kami. Wala. Una-una, sabi nga parang we're not really a showbiz couple. So yung mga needs namin and mga wants namin and mga, very simple.
ano ba, hindi siya grandiose, hindi siya something like, ano ba yan, yung parang... Hindi, siya kapag may problema kami, hindi na naman, hindi like nung mag-jowa kami na pinapatagal namin. Yes. Ngayon, kung may problema, pag-uusapan na. Para hindi na lumaki or lumala pa. So parang ngayon pa lang, masolusyonan na ako ano yung problema. Hindi naiipon. Hindi naiipon. Kasi pag naiipon ako, medyo, ano, di ba, pag sumabog yung... Like, paano po kayo, paano kayo mag-usap? Like, ba, oh, to, sweldo ko, sweldo mo, ha? Ah, wala kami usapan ganyan. It happened na lang naturally. Basta alam na niyo responsibility doon niya sa father, as a provider. Babayaran niyo, dapat bayaran. Pero kayo ba, as para kasi kayo artists, para kayo actor, the same field, no? Hindi ba kayo, never competed with each other in terms of, you know, presensya, like, halimbawa, there are times, no, that she is more visible and she has more projects. Mm. She's earning more. Hindi ka na insecure. Kahit pa paano. Bakit? De, kasi yun ang naging problema lagi na, even in Hollywood. Even and everywhere. Mabuti sa inyo, you never realize because, that. Because they're showbiz. Because they're showbiz. Ako, we're not. At saka stable ang foundation. Paglabas namin... What it? Off-cam, hindi kami artista. Sa bahay, hindi kami artista. Hindi kami maarte doon. So, wala kaming insecurities sa trabaho namin. Kung mas marami siya trabaho, mas marami. Maganda. Kung baga, mas maganda nga eh. Dahil kasi, walang problema kung may trabaho yung isa wala. Di ba? May makukunang tayo. Ang problema, kung parehas walang trabaho. Baka doon, di ba? Dumating ba kayo sa point? Lalo ng pandemic. There was a time na wala naman. Nakapagtabi naman. Who's better with money? Ikaw siya. Sino mas kuripot? Sino mas magastos? Magastos siya. Sobra kayo pa na makaturo. Pero hindi naman. Hindi naman. Hindi. Kaya yung mga anak namin, mas gusto akong kasama mag-shopping. Kasi medyo, mag-lulog ako magbigay. At so, daddy niya, bakit hindi mo makilangan yun? Hindi, kasi, hindi, I'm teaching hindi, them. Pero okay lang yan, alam yung mga, ano na, pag hindi mo kailangan, you have so much, let's say you have pairs of shoes, and hindi mo naman kailangan, then why? Sino mas disciplined rin sa inyo? Pareho lang naman, pero mas siguro more on him. Sino mas malambing? Pareho eh. Sino yung mas madalas na nagkagalit? Ito. Ako. Spanyol kasi. Kasi hindi. Spanyol kasi. Tatlo yung anak ko eh. Tatlo babae. Kasama na siya. Kasama na yun. Mas nakulit ako sa mga anak ko eh. Sino nagluluto madalas sa inyo? Ay, siya. Mas domesticated ito eh. And then, natutuwa na ako because looking at them, no, at saka na narinig natin kanilang kwento ng buhay nila. Ang ganda, it's very inspiring, very different, hindi tulad man nakita natin na usual, kasi parang artista, ganyan. Pero ngayon, how do you see yourselves, both of you, 15 years from now? Na, ano ba, parang tayo mga buhay pa tayo? How are you, how would you be 15 years from now? I don't know, probably I would be still doing the same thing if, you know, God permits, no? If the industry still wants me to be in it, then probably I would be still doing the same thing. Better after that. Siguro ako ganun din. Yeah. And sana nakaka-golf pa ako ng time na yun. Pwede pa naman siguro. Avid golfer just kami. So as a couple, we love playing golf. As a couple, I'm sure steel fire keeps burning. By then. By then? By then. 70? Bakit? Diyos ko, you should instigate that. Ikaw mag-start niya. Ikaw ah. Mag-start niya. Diba? Ikaw dapat ang nag-handle niya. Kasi kami mga babae, mga receivers lang kami. Hindi rin dapat ha. Hindi dapat. Dapat mutual. Okay. Mutual. Pero sabi nila, meron daw formula kasi ng pagiging, ano yung pagiging tama ang maraming bagay, no? Mm-hmm. Ano, may formula ba kayo? Or you just live by the day and kung ano na lang yung, tayo siguro accepted nyo na ba? Or kilala nyo na? Or I don't know if you have that kind of formula.
wala kaming formula, wala eh. Basta anything goes, kung anong mangyayari in a day, yun lang. Tsaka yun nga lang eh, it's very simple. Simple living. Simple life. Gusto ko yung sagot mo kanina, Sir Tonyo. Bakit? Isang salita lang siya. Pero ang dami-dami niyang ibig sabihin. And nakaramdam ako ng ganung pakiramdam na minsan kasi hindi mo kailangan sabihin lahat ng parang isang salita pero may iintindihan mo na nananggaling talaga sa puso. Feeling ko na isa sa mga bagay nararamdaman ko ngayon na nararanasan ko, may mga pag-ibig talaga na minsan hindi mo kailangan sabihin. Iparamdam at patunayan mo araw-araw. Kasi they have mutual respect for each other. They respect each even space. They even respect each other's space. Sa sobrang kakomplikaduhan na ng buhay ngayon, ginagawa nyo siyang simple kasi komplikado na ang buhay. Exactly. Exactly. Yun din. Ayaw namin ng stress. Yun yung iniisip na namin sa dami na ng kaguluhan sa mundo, dami ng social media itself, di ba? Yung let's say, ang daming, whatever, madaming nangyayari. Naalala ko po yung isang movie ninyo na I just forgot ko ano yung title no? Eksena niya na eh. Bata pa po ako nito, medyo meron na akong ganun. Nasa elevator po kayo, bumukas yung isang elevator, yung nakaaway mo, umiiyak ka. Next, pagbaba na elevator, yung isa na namang kaaway mo na umiiyak. Ah, I think that's ambitioso. Ambitiosa. Ambisyosa. Kasi pababa ko na pababa ng elevator. At bayo ba yun magkasama? Yes, ikaw. Oh, yung... Siya yung leading man. Doon. Yun yung hanggang ngayon nasa utak ko na bilang a director po at bilang writer. Nakakuha ko na isang pakiramdam doon na ang analogy niya na parang habang bumababa ang buhay ko ay nakakasalubong ko pa rin yung mga tao na kasama ko at nasaktan ko. Yun yung ano, sobrang ganda na sobrang minahal ko po kayo doon at naging you. Fan po ako doon. Thank you. At hanggang ngayong nakasama ko kayo at naririnig ko yung kwento ninyo. Parang yung mga bagay na ibinigay nyo, na idinulot ng mga kwentong isinabuhay ninyo, ay parang isinasabuhay nyo rin. Ang ganda. Yes, mga kaibigan, syempre, dahil napag-usapan na natin sila, Tonton at Clydell, and they've been together in many films in the past as magka-love team. So, marami siyang mga galit, marami siyang angst sa pamilya, lalo na sa tatay niya. Asking my father, marami akong mga tanong na hindi mo sinasagot. All these years. Yung brother niya. Actually, I have a brother. That you're dealing with? Na special.